mga kaistorya, hindi ko alam kung talagang si Thinking Pinoy nga yung binabanatan dito ni Rappler. Kasi makikita dito, mukha talaga ni Thinking Pinoy. Tapos nasa gitna si PBBM at saka si Raisa Robles. Ano ha? So ito yung title. Hindi totoo, kakasuhan ng Security Bank ang journalist na si Raisa Robles. Ang binabanatan kasi dito, mga ka-story, ang finact-check dito ni Rappler ay isang ano, YouTube channel na hindi naman mismo yung Thinking Pinoy. Ano ho? Kasi yung Thinking Pinoy, alam natin si TP ang may-ari niyan, si RJ Nieto. Iba ho kasi, kaya lang yung YouTube channel na yon, nag-upload siya ng video na ang makikitang nagsasalita doon, si TP. Ang tinatalakay doon ni TP ay yung tungkol sa Security Bank na kung saan naggumawa ng ano, parang report itong si o artikulo itong si Raisa Robles na sinasabi niya na pag-aari daw ng mga Marcos yung Security Bank at ginamit daw ng mga Marcos yung Security Bank para doon itago yung mga perang ano ill-gotten wealth daw umano. Ninakaw daw kuno ha, kasi hindi naman niya napatunayan, na dismiss ho yan, ano ho, dinismiss yan kasi walang naipakitang matibay na ebidensya ang PCGG. Ito kasi ho si Thinking Pinoy, ano ho. Paboritong paborito ito ni Rappler. Parang ano, mainit na mainit ang dugo nila kay Thinking Pinoy. Kasi ba naman, si TP, kahit pa yung kasulok-sulok ang sekreto, kahit pa yung mga kaso-kaso na yan, na hinding-hindi alam ng maraming Pilipino, nakakalkal. Nakakalkal talaga ni TP. At naipapakita, napapatunayan ni TP. Ano ho, kasi pinapakita niya mismo eh, sa kanyang live streaming, ano ho, yung mga website na binibisita niya, nalihiti mo. Ano ho, mga ka-istorya. Ngayon, finact-check ni Rappler yung YouTube channel na yun kung saan nag-upload nga siya ng video na makikitang ang nagsasalita ay si TP. Kasi ginawang topic ni TP yan sa kanyang live streaming dun sa kanyang mismong YouTube channel na Thinking Pinoy. Hindi ko lang alam kung yung binabanggit dito na YouTube channel, yung binabanggit ni Rappler, eh, pag-aari din ni, ano, ni TP. Ano ho? Ngayon, tingnan nyo mabuti. Ayan, si ano yan, si TP yan, kitang-kita naman, ano ho, ang laki-laki ng ano na, oh, nasa gitna pa si BBM. Si TP yan, ano ho, mga ka-istorya. So, ito yung sinasabi, wala daw pahayag ang Security Bank tungkol dyan. So, basahin natin, ano ho, buod ang sabi-sabi, kakasuhan ng Security Bank ang veteranong mamamahayag na si Raisa Robles. Yun daw yung sabi-sabi, ano ho, marka. Hindi totoo. Well, wala nang bago, ano. Kasi, lagi naman sinasabi ni Rappler, false. O, dyan na nga sila nakilala, eh. False. Ang katotohanan, o, ito daw yung totoo. Walang pahayag ang Security Bank at walang anumang ulat, dokumento, video, o recording ang lumabas na nagpapatunay sa sabi-sabing ito. Bakit kailangang i-fact-check? Nang isulat ang fact-check na ito, mayroon ng mahigit 259 na komento at 43,000 na views ang video na naglalaman ng sabi-sabing ito sa YouTube. Well, kung dun mismo sa YouTube channel ni TP, baka hindi lang 43,000 views yan. Ano? Kasi siya yung original na may-ari ng content na yan. Ituloy ho natin. Mga detalye. Mga detalye raw. So basahin natin. Noong Mayo 30, ini-upload ng YouTube channel na ito na, Showbiz Fanatics. So yan po yung YouTube channel na nag-upload ng video na ang pinapakitang nagsasalita ay si Thinking Pinoy. Showbiz Fanatics. Ang video na pinamagatang Just In matapos gumawa ng kwento, dilawang reporter Raisa Robles, pinakakasuhan ng Security Bank. Nagugat ang pamagat at sabi-sabi sa isang tweet ng veteranong mamamahayag na si Raisa Robles noong Mayo 28 kung saan sinabi niya, "Do you know that Security Bank was Ferdinand Marcos Bank? As in he owned it. It was also his money laundering bank." Mabigat ito mga ka-istorya. Tinalakay na yan ni Thinking Pinoy, ano ho? At napatunayan ni Thinking Pinoy
Walang katuturan yung sinasabi na ni Raisa Robles. Ang totoo, dalawang versyon ng artikulo na sinulat ni Raisa Robles. Kung artikulo nga ba o tweet, ano ho, na hindi totoo yan. Pinatunayan niya ni TP, pinakita niya roon, ano ho, na na-dismiss nga lahat ng kaso dahil hindi nakapagpakita ang PCJJ ng matibay na ebidensya. Humihingi ang korte doon sa United States of America ng matibay na ebidensya, certified true copy at original copy ng mga ebidensya. Ano ho, pinagpo-provide nila ang PCJJ kasi ang kalaban noon ng mga Marcos, estado ho, ano ho, bansa, gobyerno, hindi lang basta tao, hindi lang basta organisasyon. Ngayon, hindi nakapag-provide ng matibay na ebidensya ang PCJJ. Maraming kaso ho yun, pinakita yun ni TP. Kaya, na-dismiss. Kahit gaano man kabigat ang sinasabing ito ni Raisa Robles, di naman niya rin napatunayan. Mas napatunayan pa ni TP. Ituloy natin. Ito yung versyon na Tinagalog. Alam ba ninyo na bangko ni Ferdinand Marcos ang Security Bank na siya ang may-ari nito? Ginamit niya rin ito para linisin ang perang nakuha niya sa illegal na paraan. Ayon sa video na ito, kakasuhan daw ng Security Bank si Robles. Hindi totoo ang sabi-sabing ito. Tuloy natin. Walang inilabas na pahayag ang Security Bank at wala kahit anong ulat, dokumento o video o recording na nagpapatunay sa sabi-sabing ito. Nagbigay ng pahayag si Rolando Gapod, ang chairman at chief executive officer ng Security Bank mula 1980 hanggang 1986. Doong naging saksi siya para sa mga kaso, so naging saksi pala siya, ano ho? Tungkol sa korupsyon at pandarambong ni Marcos at ng kanyang asawa na si Imelda Marcos. Ayon sa ulat ng The Associated Press noong 1990, Gapod said Marcos had secretly acquired control of the bank in 1980 and ordered the opening of the accounts a year later. Puro lang naman ito old narratives. Hindi ito napatunayan ng mga media. Akala mo ang mga media kasi dito sa Pilipinas, mga ka-istory, akala mo mas magaling pa sila sa mga husgado. Akala mo mas magaling pa sila sa hukuman. Akala mo mas magaling pa sila sa mga abogado. Akala mo eksperto. Pero puro lang naman sila chichibureche. Puro lang naman ngak-ngak. Ano ho? Puro old narratives. Wala naman silang napapatunayan sa mga sinasabi nila. Mas napapatunayan pa ni TP. Ano ho? Kaya itong si Rappler, galit na galit kay TP yata eh. Sunod. Ito yung Tinagalog. Sinabi ni Gapod na palihim na nakuha ni Marcos ang control sa Security Bank and Trust Corporation noong 1980 at iniutos ang pagbubukas ng mga account ng sumunod na taon. Si Gapod ay isa sa mga saksi ng gobyerno ng Pilipinas. Yan yung sinasabi ko sa inyo kanina, mga ka-istorya, na ang kalaban ng mga Marcos hindi lang basta tao o organisasyon, hindi lang basta samahan. Bansa talaga, estado, gobyerno. Si Gapod ay isa sa mga saksi ng gobyerno ng Pilipinas. Kaya nga sinasabi ko sa inyo kanina, mga ka-istorya, na ang kalaban ng mga Marcos ay hindi lang basta tao, organisasyon, o samahan, kundi bansa talaga, estado, gobyerno, ano ho, kaninong gobyerno? Gobyerno ni Cory Aquino. Si Gapod ay isa sa mga saksi ng gobyerno ng Pilipinas noong kinasuhan ang mag-asawang Marcos sa Estados Unidos ng fraud o panloloko. Kita nyo, mga ka-istorya, mabibigat, ano ho? At money racketeering o ang illegal na pagkontrol ng mga negosyo at paggamit ng mga negosyo upang makagawa ng mga krimen kagaya ng pandarambong, pagnanakaw at iba pa. Sa palagay kaya ng mga media dito sa bansa natin, mga ka-istorya, kakagatin pa kaya ito ng mga Pilipino kumbaga sa pain? Naku, sawang-sawa na tayo dyan, mga ka-istorya. Alam na natin yan, mga old narratives na yan. Umay na tayo dyan. Pag narinig nga natin yan, sukang-suka na tayo dyan eh. Walang kasawa-sawa ang mga ito sa mga... Ewan ko ba? Sunod. Isa lang si Gapod sa mga testigo sa mga kasong ito kung saan umamin sila na tinulungan nila ang pamilyang Marcos sa kanilang pagnanakaw ng pera.
mula sa bayan. Si Gapo din mismo ay ang naging pangunahing tauhan ni Marcos sa Security Bank noong ginamit niya ang mga account niya sa bangko upang makabili ng mga gusali sa New York mula 1982 hanggang 1985. Umabot ito sa halagang, malaking halaga, no, mga kaistorya, $50 million hanggang $60 million o $400 million hanggang $500 million. Ito na, sa kaduluduluhan, mga kaistorya. Kumbaga, ito na yung pinakadulo ng prosesyon. Ano ho? Kasi nasa pinakadulo kasi yung pasabog eh. Ano ho? Hindi nila ito matatanggi. Kaya kinakailangan nila itong isulat. Namatay si Marcos bago natapos ang kaso. Ngunit si Imelda ay napawalang sala, ayan na, noong 1990 sa New York dahil sa kakulangan ng ebidensya. Ayan na nga eh, sinasabi ko sa inyo eh, napatunayan niya ni Tingking Pinoy, nakalkal po niya yan, ano mga kaistorya. Ang haba-haba ng artikulo na sinulat, pagkatapos sa baba, boom, dismiss, walang silbi, walang kwenta. Ay nako. Tuloy, ito na. Ang YouTube channel na pinagmulan ng sabi-sabing ito ay ilang beses nang na-fact-check ng Rappler. Di wow. Bakit pinamag-check nila ng pina-fact-check? Ang hindi maganda kasi dito, kaya no, Rappler. Walang tigil ng paninira sa mga Marcos. Ayaw na ayaw ng magandang kwento sa mga Marcos. Ang gusto nila lagi, yung masasamang kwento tungkol sa mga Marcos. Madalas, ano ha, marami silang artikulo na isinusulat na puro paninirang puri sa mga Marcos at pambabatikos sa gobyerno. Ewan ko ba? Hindi ko alam kung alam mo ito ni Tingking Pinoy. Ano ha, kung hindi niya alam, di parating nyo na lang sa kanya. Ano ha, hindi ko rin alam kung sa kanya itong ano, showbiz fanatics na ito na YouTube channel, ano, hindi ko alam. Hindi ko sinasabing sa kanya kasi nga ako, di ko alam, ano. Kasi in-upload siya eh. In-upload siya. Anyway, meron naman kasing mga ganun. Kasi meron naman po talaga sa YouTube na yung tinatawag na fair use of copyright. Ano ha? Kaya lang kasi, pag sinabing fair use of copyright, kinakailangan magdagdag ka ng sapat na paliwanag na galing sa iyo mismo. Hindi yung purong galing sa ibang content creator kasi labag yun. Ano ha? Labag sa policy ni YouTube. Sa copyright law. Ano ha? So yan lang ho mga kaistorya, ang may bibigay ko sa inyo na update na mga balita. Maraming salamat sa inyong panonood. Muli po, ito ang inyong lingkod. Ako si Juan Historiador, ang taga-kwento ng totoong istorya ng kasaysayan.